Puy, mag-iingat ka sa Manila, ha? At huwag mong aawayin yung nanay mo. Opo, ma'am. Swerte naman ng girl na to. Pakondo-kondo na lang. Class! Society! Siyempre naman, no? Anak ni Andrew to. Nga pala, ikaw ang mata ko kay Andrew, ha? Habang nasa Maynila ako. Dapat, lagi mo ipapaalala sa kanya responsibilidad niya sa amin. Hirap naman ang pinapagawa nito. Diyos ko. Uy, nagtatrabaho ako, no? And hello, boss ko siya. Sandali lang, ha? Naku, ano na naman yan? Ay, may masamang balak na naman si bakla. Let me guess. Mapapahamak na naman ako dito sa pinagagagawa mo. Tumigil ka. O, bigay mo ito sa kanya. Para lagi niya kami naaalala mag-ina. Ganun lang. Ito naman. Huy, hindi ko pwede itong basa-basang iabot sa kanya. Huy, ano ka ba? Gawin mo ng paraan na makuha niya yan, no? Ito naman, last favor ko na nga sa'yo. Aalis na nga ako. After niyan, hindi ka makakarinig sa akin. Weh, di ako naniniwala. Ay, ang sabi ko sa'yo, importante yan. Kailangan ko maging ina, no? Kailangan ko protektahan yung anak ko. Mother? Is it? Sika, hindi kita gagawin ninang. Okay, so fruit salad, coffee jelly, mango grahams. Kuya, pakiusog pa konti. Basta i-replenish mo lang palagi at kailangan hindi siya ma-end. Kuya! Uy! Okay ka lang? Kanina pa lumilipad utak mo. May iniisip lang ako ano, client na nagko-complain kanina, sorry. Right? Oo, yeah. To your right. Konti. Sir Andrew, excuse me, may iabot lang po ako sa inyong importanteng papeles. Pinabibigay ni Juliet. Remembrance daw po. Chelsea, sa'yo muna to, ha? Okay po, sir. Kuya! Kuya, matulog na lang. Yeah. Yan. Oh, okay, wait. Patay na ba? Jessie? Jasmine? Ay, Ma'am Jasmine. Ano yung envelope na inabot mo sa asawa ko? Wala po, wala yun. Eh, bakit kayo nabubulungan? Ano bang laman ng envelope na yun? Ah, wala po, Ma'am. Mga ano lang, mga resibo, mga papareimburse, ganun. Jessie, halata nang sisinungaling ka. Akin na yan. Huh? Bakit mo ba napakita kay Andrew yung sonogram ni Ate Juliet? Ano ibig sabihin nito? Andrew, pwede ba tayo mag-usap? Sure enough.
Bakit, love? Nakita ko kanina inabot sa'yo ito ni Chessie. Bakit sa'yo niya binibigyan yung sonogram ni Ate Julia? Nakasulat pa sa likod. For you, Daddy. Love, kasi pinapabigay ni Juliet dun sa nakabuntis sa kanya. Kakilala ko yun, di ba? What? Sino ba itong lalaking to at bakit pinoproblema siya lagi ni Ate Juliet? Parang habol siya na habol, eh. May asawa na ngayon, di ba? Alam din na importante yun. Hindi naman ako pumayag eh. Kaya nga binalik ko kay Jessie. I should have told you. Sorry, love. Just tanong lang, bago pa tayo lumuwas pa Maynila, naglabing-labing ba kayo ni Andrew? Ate, bakit mo naman natanong yun? Michael, serve mo ng drinks yung Sir Andrew. Okay pa ba? Buti na lang. Love, drinks pa kayo? Thanks, love. Thank you. Ang bait-bait talaga ni Jazz. Sobrang swerte mo dito, bro. Sobrang swerte. Swerte talaga. Swerte din naman ako sa kanya. Sige, enjoy lang kayo. Ima ko na muna kayo, ha? Thanks, love. Bye. Thanks. Cheers. Hala, bakit magkayakap na? Ayun, tingnan mo. Ganyan ba pa rin sa ating lessons? Bakit na? Uy, MC mo, hindi ka na. At ito ang tandaan mo. Walang mister na di ba baliktad sa babaeng makalipas sa higad. May usapan kami na akuin ko muna ang pagiging ama nang isang buwan dito sa La Union. Magpapanggap lang kami. Sandali lang, Paolo. Kung hindi ikaw yung ama, sino? Sino ba talagang tatay niyang anak mo? Tsaka, bakit? Bakit kay Andrew ka sumugod? Kliyente niya yung tatay kasi sa surfing. Eh, gusto ko magpatulong kay Andrew kasi hindi ako sinasagot ng tatay ng anak ko. Baka sakaling makausap niya. Jasmine, walang kasalanan si Andrew. Ngayon lang din niya nalaman yung nangyari. Nalaman ko kasi na may asawa na pala yung tatay ng anak ko. Kaya hindi niya kami kayang tanagalan. Congratulations to both of you, Daddy. Talaga mo si Mami ha, ang pababayaan. Bakit sa inyo binibigay yung sonogram ni Ate Juliet? Nakasulat pa sa likod. For you, Daddy.
Pwede pa huwag ka na tumawag, baka makalata pa si Jasmine. Sino yung kausap mo? It was just a business call, yun lang. Na bakit narinig ko makikita kayo sa Maynila bukas? Bakit hindi ko alam yung tungkol dito? Sino ba talaga yun? Okay, I'm sorry. It was Ariane. Nalala mo yung nagbenta ng condo. Bakit hindi mo sinabi ka agad? Tsaka bakit kailangan mo siya kitain bukas?